Hello! Hello! Yan. Pag-aralan natin ang tax bookkeeping gamit ang BIR assessment. Yes. Alam ninyo, hindi naman masama ang BIR assessment. Nakakatakot lang para dun sa mga taong hindi nakakaintindi ng BIR assessment. So, ang topic natin ngayon is understanding. Yun. Understanding. Ba't ganito? Ayaw tumakbo. Understanding bookkeeping through BIR assessment. Okay. Madali lang naman itong pag-aralan. So, magpo-focus tayo ngayon sa assessment para ho sa mga ospital. So, kung kayo ho ay nasa ospital, sana ho wala kayong sakit. Sana po, kayo ho yung accountant ng ospital at ganito ho yung problem ninyo, solusyonan ho natin. Ayan. So, ito po ay formal letter of demand at nagbibigay naman ho ng tip ang BIR eh. Kaya lang ho, ang professional fee ng BIR, pag nagbigay ng tip, eh, tingnan nyo yung professional fee. Pakita ko ho sa inyo. Ayan. Ha? Tinuturoan kayo, ang professional fee ng BIR is 50 million. Okay? The value added tax is 11 million. O, di magkano na yan? 61 million. O, tingnan pa natin. O, sa withholding tax is 12 million. So, ang total, ayun, 73 million. Huwag kayong matakot diyan sa 73 million. Huwag. Pag-aralan lang ninyo, ano ba yung pagkakamali ng accountant ko? Kayong mga presidente ng company, kayong mga tresorero ng company, kapag may ganito kayong problem, 73 million. Ayan po, 73 million. Eh, ang may problema ho dito is leadership. Ibig lang hong sabihin, eh, wala kayong leadership eh. Oh, kaya kayong may problema ang 73 million. Ang unang leadership dito, sir, tanggalin mo yung accountant mo. Pag pinanatili mo pa yung accountant mo, eh, talagang may diferensya ka, sir. Ikaw may diferensya. Ang nasa isang organization, pag yung accountant mo, ganito yung resulta, yung CPA mo, lalong-lalo na, yung bookkeeper mo, lalong-lalo na, eh, may ganitong problem. Ha? Di lang ganitong problem, kung yearly na nangyayari sa'yo, taon-taon, ibig sabihin, nangyayari sa'yo, meron kang 73 million deficiency tax assessment. Eh, mag-isip ka na, bossing. Mag-isip ka. Huwag mong pakita na mahina ka. Ang may problema dito, unang-unang nakikita ng BIR, yung financial statements mo. Yan ang weakest link ng lahat ng taxpayer sa buong Pilipinas. Yung financial statement na yan. Second, yung bookkeeper. Kasi nangopya lang naman yung CPA doon sa bookkeeper. O kung nagkaroon ng proposed adjusting entry, inaprubahan mo, presidente ka. Di ba? So, may mali ka, presidente. Yun ang number one, humility. Okay? Tanggapin mo na may mali ka, ginoong, ginang, presidente. O, turuan natin, magturuan tayo ngayon para hindi ito maulit doon sa mga ospital. Punyeta. Punyeta. Puta. Taranta. Nakakainis eh. Pero ang isa pang nakakainis dito, yung mga BIR officials, kinakapitalize ito. Ang tawag kasi dito sa assessment na to, anchoring. Okay, kung bago kayo sa channel, ano yung anchoring? Ano, bago kayo sa channel ni Tax Special, ano yung anchoring? Ini-establish ng BIR yung point of discussion. So, kumbaga, nagpapataas ng presyo yung BIR para tumawad ka. Kasi yun yung Pilipino culture eh. Kahit sagad na yung presyo, tatawaran ka pa. Nasa divisorya na tatawaran ka pa. Ganon din yung mga taga-BIR.
alam nila natatawad ka. So, itataas nila yung presyo sa 73 million para ang tawad mo, 35 million. Sasabihin na, oh, nakatipid ka ng 35 million. O, bigyan mo kami dyan. Pakainin mo kami ng dextrose. So, pag-aralan mo natin itong assessment para may matutunan naman tayo. So, makikita ninyo rito sa assessment, pinick up daw to sa tax return. Ayan. I-validate nyo muna yung bang ospital ay subject sa income tax. Yun yung dapat nyo munang alamin. Okay? Susunod, ano yung mga problem? Problem number one, undeclared sale. Ayan. So, tingnan muna natin yung problem number one, undeclared. Saan makikita yon, sir? Pupunta ka ngayon sa details of discrepancy. So, tinghanapin, asan kaya yung ano? Ayun! Gumamit daw ng gross profit rate. Alam ho ninyo, yung paggamit ng gross profit rate, wala ho yan sa batas. Pero nasa financial accounting yan. So, hindi natin pwedeng, pwedeng sisihin yung mga CPA sa BIR. Oo, kasi gumagamit ng financial accounting yan kahit na pinagagamit sa kanila. Tandaan ho nyo yan. So, may mali yung mga CPAs din ng BIR. So, wag ho kayong maniniwala. I-validate nyo ho yung sinasabi. Okay? May para kayong nasa gera eh. So, magkakaroon kayo ng mga intelligence report. Eh, validate nyo naman. Naman. O, sige. So, mali po ito. So, ang gagawin ho ninyo, kung kayo ho yung certified public accountant o kayo yung presidente ng company, pag gumawa po kayo ng financial statement, klaruhin ninyo ano yung source document to determine gross income, gross receipt, revenue. Dapat yun ang content ng financial statement, hindi yung kung ano-anong content na kinopya sa abroad. Okay, so yun ho yung solusyon dyan. Okay, ano susunod nating di-discuss? O, yun, gross profit rate. Dahil gumamit ng gross profit rate, may 22 million. Imagine yun. So, ang ginamit, kinuha yung libro. Ni walang ginamit na source document eh. Source docs. So, may problema ho yung BIR dito. May problema yung revenue officer na nag-audit. Questionable ho yung audit. So, puntahan natin yung problem number 2. Ito ho yung problem number 2. Undeclared source of income used in purchase. Tingnan mo, undeclared incomes use. Paano naging sales ang purchase? Ano ba definition ng sales? Ano ba definition ng purchases? Diba? So, may problema yung BIR official dito. Yung purchase, ginawang sale. So, nasa Annex A din yun. Disallowed purchases. Naku, ito malaki. 19 million, no? Eh, 19 million. 92 million. Disallowed purchases and expense. O, tingnan natin. Annex A uli. Okay. Let us look at Annex A. Ayun. Ayun daw. Disallowed. Due to non-substantiation. O. Alam ninyo tong hospital na to, mahilig sa accounting title. Ang suggestion ko rito, huwag kayong gumamit ng sangkatutak na accounting title kasi ang accounting title parang spare parts ng sasakyan yan o ng jeep, ng taxi. Mas maraming spare parts, mas malaki ang possibility na masira yung jeep o yung taxi. Ganon din ang financial statements. Mas marami kayong accounting title, mas marami kayong way na masilipan ng BIR. Maninilip yan eh. So, anong nangyari? Sabi rito, non-substantiation. Ano solution dyan? I-substantiate. So, turuan ko kayo next time, meron tayong tax accounting bookkeeping lecture or seminar. Makukuha nyo yan sa mga membership ko. Okay? Membership. Meron tayong loyalista, meron tayong bossing, meron tayong atawag nito. Nakalimutan ko yung isa. Tsaka na lang.
Okay, balik tayo sa pag-aaral natin at pag-aralan natin ano yung mga kamalian ng BIR officials at yung accountant ng ospital at bookkeeper ng ospital para hindi natin makopya. Huwag natin kopyahin yung mali, kopyahin natin yung tama. O sabi dito, may undeclared source of income daw sa value-added tax. O saan galing? Again, sa third-party information. Eh, ilang beses na ho sinabi ng ating Supreme Court na hindi pwedeng gamitin ang third-party information kung hindi yan validated. So, therefore, nasa notes to financial statement at bookkeeper ho yung sagot niyan. So, kung may hinahina ho yung bookkeeper nyo, i-training nyo, patrain nyo. O ikaw, bookkeeper ka, CPA ka, walang problema, sir, titraining kita. Training, walang problema, gusto kong umunlad ang buhay mo, transfer technology tayo. O disallowed input tax, bakit din is allowed? O maliwanag dito. Your input tax were disallowed. O substantiation din uli. Substantiation. O sayang to, 2 million. Oh. Diba? So nagkaroon sila ng, mali na naman ito. Yung mali nagiging tama kapag hindi nyo pinoprotest. Ilagay nyo yan sa utak nyo. Ang assessment ng BIR, lagi ho yung mali. From the very beginning. Pag hindi nyo ho yung prenotest, nagiging tama yung mali. That's the rule. Okay, ano pa yung problem nito? Expanded withholding tax. Hindi raw nag-withheld. Oh. Mali din uli ho itong ginawa ng BIR kasi piniklap lang sa libro tas minultiply ng rate. Ang sabi ko sa batas, ang rate is based on business activity, hindi ho based sa accounting title. O, yan ho yung mga kamalian dito. So, dapat merong yung notes to financial statement. Huwag nyo kalimutan yung notes, very powerful ho yan. Okay, kung ano-ano pinagsasasabi rito. And then, ito, maganda ito. Mamang BIR, gusto ko hong tumulong sa bansa natin. Kung nakikinig si Bossing Commissioner at si Bossing Secretary of Finance, naghihintay lang ho ako sa inyo. Willing ho akong gastusin yung sarili kong pera. Tutulong ho ako para masugpo ho natin yung mga illegitimate na bookkeeper, yung mga incompetent na CPA. Katulad ho nito, gagawa ho tayo ng program, i-donate natin sa BIR. Okay? Yung program na yon, malalaman ni mismo ni BIR Commissioner sino-sino yung taxpayer na nag-violate ng RMO 7-2015. Okay? Ano yung evidence na ginamit ng revenue officer? Ano yung power ng revenue officer sa pag-i-impose niyan? At saka kailan nangyari. Kasi alam nyo, mga ka-taxpayer kong minamahal, pag tatlong beses na ho yung taxpayer na nagbabiolate ng the same violation, yan po ay dapat nang i-charge ng criminal liability. Pero wala hong na-charge ng criminal liability because wala hong system o computer program ang BIR na tumutulong sa BIR Commissioner o yung authorized representative niya para matingnan sino yung consistent violator. So, yung consistent violator, hindi nyo na ho kailangan mag-raid, Mr. Commissioner, Mrs. Commissioner. Hindi nyo na ho kailangan mag-raid kasi kung meron kayong program na pipindutin nyo na lang, nandoon na ho yung mga ganitong klaseng information, ay matutulungan kayo kung sino ho yung ipasususpend nyo ng business na mga taxpayers at nandoon na rin po yung tawag nito sino yung mga revenue officers na gumagawa ng tama na dapat ninyong i-commend or i-promote and then makasuhan ho ninyo yung mga taxpayer na dapat nyong kasuhan. Okay? So, katulad ho ng laging walang laman ng libro, mali ho yung tax return, mali ho yung resibong ini-issue. Ayan. Kayo naman mga taxpayer, mahal na mahal ko ho kayo, gagawa ho ako ng program para ho sa inyo.
So makikipag-usap po tayo sa mga matataas na official na commissioner later on at i-o-offer ho natin tong ating sinasabing programa sa kanila. Gagastusan ko ho, wala ho silang bayad. Magkakaroon lang ho tayo ng memorandum of understanding sa kanila. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, sana meron ho akong naitulong papaano ho magkaroon ng hospital tax bookkeeping through understanding the BIR assessment. So with that, panoorin nyo yung mga susunod kong video. Peace and happiness be with you. Masayang hanap buhay, masayang pamilya, masayang bansa. See you in my next video.